Kamusta po kayo lahat dyan at panibagong video na naman po ang aking i-share. At ayun po ay ang konting tip lang po ito mga boss, lalo na sa mga ano, yung mga walang pambili ng cutting mat sa kanilang mga cutter platter. Yung sa akin mga boss, yung share kong tip o video, natutunan ko lang rin po ito mga boss. Kasi kahit naman ako problemado kasi namamahalan po ako sa cutting mat. Parang around ano yata siya. May kulang-kulang 1K ata ang presyo niya pag binili mo. Eh wala naman po akong kameyo para bumili nun. Ang meron lang po ako is ito. MK630 cutter platter. Kaya gumawa po ang paraan, no? Naghanap-hanap din ako ng mga DIY na cutting mat kung paano gumawa hanggang sa nakachempo nga po. At ito, susubukan ko na rin pong i-content para ma-share sa inyo kung paano yung paggawa. Lalo na mga boss ha, magagamit nyo to sa paggawa na, ay magagamit nyo to pag halimbawang yung mga maliliit na retaso na ganito, yung vinyl, di ba, yung mga ganito kalimitan talagang retaso, tapon na natin to eh. Tapos kung merong halimbawa may mga maliliit kayong design na gagawin na halimbawa mga ganitong size, parang around ano lang to eh, 2x6 yun, pwede kayang-kaya niyang katan pa kahit na text o pangalan yun. Panoorin yung mga boss hanggang dulo para makita nyo kung paano yung diskarte. Gamit lang po yung ito mga boss, laminating film, A4 size, dalawang ganito mga boss, gagawa tayo A3 size yun mga boss. Sana tapusin nyo to para malaman nyo kung paano yung paggawa talaga hanggang dulo mga boss. Tara. Una sa lahat mga boss, ito mga boss, dalawang A4 to. Ito mga boss, dalawang A4 siya na pagduduktungin natin kasi wala naman tayong ano, wala naman tayong naka-roll yun na laminating film. Iba yung naka-roll na naisip ko ah. Ayan, wala tayo nun mga boss. Kaya ito, dalawang A4. Discard na ginawa ko mga boss. Itong isang A4, biniak pa to. Ito, ayan. Paghihiwalay niyang natin para mapagduktong natin. Tsaka natin iipitin ito ng isa. Ang ganyan mga boss. Oh. Yan. Ipitin natin. Santay muna natin mga boss. Sundan nyo na lang mga boss. Yan mga boss. Pag naipit nyo na, yan, ganyan na yung laki na magiging ilabas na. Yan. Tsaka natin siya ilalaminate. Ano mga boss? Ganun lang. Painitin muna natin yung ito. Laminating machine. Ano mga boss? Nakahat yan. Hot forward run. Antayin lang natin siyang mag-ilaw, yung green. Pag umilaw na, ibig sabihin, okay na. Ano mga boss? Antayin lang natin hanggang umilaw. Ayan, antayin lang natin mga boss. Medyo malapit na siya. Basta sa ganitong process mga boss, malaki matitipid nyo kasi dalawang A4 ng laminating film, magkano lang naman cost na ito eh. Parang around ano lang. Sabihin mo lang 10 pesos each. Halimbawa na lang mga boss, 10 pesos each table adhesive. Lalagyan pa kasi natin to ng table adhesive gawa nun para mag-stick. Dumikit siya ron yung mga ilalagay natin na media, na tape. Basta yung mga sticker, kung ano man yung ikakat natin. Pero wag marami kasi baka hindi matanggal. Tamang katamtaman lang, pahid lang talaga. Manipis lang para at least madali lang rin siyang mahatak. Ayun. Kasi mas malaki matitipid niyo dito mga boss gawa nga nung 10 pesos each o
20 plus kuryente, magkano lang naman yan? Ang mag-cost lang ng 10 pesos din yan, 30, kaysa bibili ka pa ng mamahaling cutting mat. Mga around 900 kasi yata ito eh. Cutting mat sa kameyo. So, at least mare-resolvehan yung mga retaso mo. Mga retaso mo na gustong ikat, mapapakinabangan mo na, di ba? Baga, wala nang tapon ngayon. Yung talagang malinipis na talaga. Yun yung mga hindi mo na talagang itapon, mga boss. Yun. Yan mga boss. Tingin ko, okay na siya. Kasi nag-green na mga boss. Ready na siya para sa langan. Alalayan nyo na lang rin mga boss para mapantay yung pagkakaano. Pantay yung pagkakasalang. Medyo DIY lang talaga itong mga boss, kaya napansin nyo, hindi siya ganun kakuwang-kuwa katulad ng mga binibili nating cutting mat. Pero kung sa ano naman, sa about naman sa paggamit, okay naman siya mga boss. Nakita kong talagang mapapakinabangan siya. Siyempre, DIY, hindi tayo mag-expect ng ganun talaga kagaya-gaya, parang original. Yan, okay na rin naman ito eh. Yan mga boss, pwede na siguro ito. Yan mga boss, ito na siya. Medyo transparent na siya mga boss, diba? Kaya na kasi frosted pa, kaya malabo pa. At ang susunod natin mga gagawin mga boss, lagyan natin ng grid line para may guide kayo. Mga guwit-guwit. Pantayin nyo na lang mga boss. Sukatin nyo. Pero ako, lalagyan lang talaga ng grid line to eh. Para kahit pa paano may guide kayo na paglalapagan. Tapos lagyan nating adhesive. Yung sa grid line pala mga boss, yan, nalagyan nyo dito sa side na to. Pwede nyo rin siyang lagyan ng tape. Scotch tape para hindi siya mabura yung mga grid line. Para makover lang ba. Yun, tapos ang lagay nyo naman ng adhesive sa kabilang side. Para hindi rin mabura yung ano. Hindi rin magdikit-dikit dun sa tape. Yan mga boss, tara, guwitan natin. Yo mga boss, medyo nagkaroon lang po tayo ng nalubusan ng staka. Hindi ko siya nalagyan ng guhit, tsaka table adhesive. Kasi kung bibili pa ako, medyo maantala itong video na ginagawa ako. Kaya, ayun mga boss, naubusan na siya ng ink. Tsaka yung table adhesive mga boss, naubos din. Hindi ko nga lang na-check. Sorry doon mga boss. Kaya, papakita ko na lang yung dati kong ginawa. Yung sample na may guhit tsaka adhesive. Para mapakita ko rin sa inyo yung sa pag-cut. Talagang working siya. Na gagana siya. Ito siya mga boss. Ito. May ginawa na kasi ako dati. Ayan. Same lang yan. Same lang sila ng materials. Kaya ayun, ito kasi ano na eh, medyo laspag na talaga eh, na maraming pinagdaan na to. Pero mga boss, may dikit pa rin siya. Ito, ganyan yung gagawin nating guhit. Medyo bara-bara nga lang yung nagawa kong guhit eh, pero magana naman to. Yan, ganito siya mga boss, ganito yung kakalabasan nito. Kung hindi tayo naubusan ng pentel tsaka ng adhesive, table adhesive mga boss, yun yung ano, sa yung ginagamit sa sales screen, nilalagay sa table para dumikit yung damit. I-share ko rin yung mga boss kasi gumagawa rin ako ng ganun, nag-sales screen din ako, kaya soon i-share ko rin sa inyo yung mga kung paano yung mga paggawa nun. So ngayon ito muna mga boss, papakita ko sa inyo na work rin sa platter. Yan mga boss, tara.
Yan mga boss, ito yung gagawin natin. Sample, dito po. Text lang para makita lang natin. Yan. YouTube channel ko yan mga boss. Subscribe nyo na rin po. Salamat. Ayan mga boss, iaano lang natin siya. Create contour cut. Sabay keep pulse natin para ma-cut din tong mga butas-butas na yan. Yan, sabay accept. Keep pulse natin mga boss ah, para makatin yung mga butas na yan, sabay accept. Yan, pupunta na siya rito. Yan mga boss, ito na siya yung kakat natin. Yan, tapos ano bang size na ito? Ulitan natin by inch. Yan, siguro yan, pwede na yan mga boss. Cut na natin dito mga boss. Yan mga boss, kung napapansin nyo, nilagay na natin, dinikit na natin siya dito. Maliit lang yung mga boss, kumbaga yun yung retaso. Yan mga boss, try natin kung gagana. Mga boss, try natin kung gagana. Sarang na natin dito. At mga boss, kung napapansin nyo, ayun na siya. Sinet lang natin yung ano ko, speed tsaka force. Yung mga ganun pala boss, yung force tsaka speed, nasa inyo na po yun kung paano bilis at tiin. Depende rin kasi sa talim nyo yan. Kung medyo mapurol na eh, di medyo didiinan nyo na. O kaya kung talagang palitin na rin, papalitan na talaga. Pero sa lagay ko mga boss, ang force ng blade ko is ano, 530... 547 ba? Ayan. 541. Tsaka yung speed ko, 358. Depende kasi sa ano yun. Detalye nung ikakat nyo. Kung hindi naman ba detalye, tulad na ito. Ayan, pwede na yan. Yung boss, cut na natin para matry na natin kung talagang effective. Saka natin i-weed. Sensya na uli sa kuko, madumi. Ayan ah. Mga boss, pwedeng pwede, di ba? Saan mga boss oh? Diba? Ito po. Retaso lang mga boss, pero napakinabangan pa. Diba? Date lang na mga boss. Kasya po nga sana iso. Yan mga boss, sana nagustuhan nyo at nakakuha kayo ng tip. Gaya nyo ako mga boss. Sayang yung mga retaso nyo pag pinagtatapon nyo lang. At least dito, mapapakinabangan natin. Diba? Ito, pag ganito kasi, halimbawa kung ganito kaliit, pwede pang masingil ng 50 pesos yan kung magpapatatak. Diba? O 40, diba? Sayang, mga pangapangalan. Yan mga boss, okay. Salamat mga boss. Yan mga boss, sana na gets nyo kung paano yung tamang paggawa, tamang proseso, pagkasunod-sunod. Kailangan lang siya kabilis gawin mga boss. Kailangan nyo lang talaga ng ano, ng diskarte paminsan. Kung kaya naman gayahin ng DIY yon, pagtiyagaan natin habang nagsisimula pa lang tayo sa negosyo para kahit paano makatipid-tipid, iwas gastusin. Tapos pag nag-boom na yung business, yan, tsaka tayo bumili ng mga totoong kagamitan na talagang kaya naman talaga. Itong ginawa ko mga boss, pang ano lang, pang MK630 na cutter platter. Kasi may sukat talaga ang sa kameyo eh. Hindi ko na sinundan yun. Gawa nga ng wala naman akong kameyo.
Pero soon baka gumawa rin ako ng sukat talaga ng cameo para sa mga nakakameo diyan. Masundan nyo rin talaga yung tamang sukat. Nasakto doon sa may machine nyo sa cutter. Yun mga boss, sana nagustuhan yung video na shinare ko o tip na binigay ko. Pa-subscribe na lang po sa akin channel. Paki-like na lang rin. Paki-share para naman saya rin ako mga boss. Para alam mo rin naman po na talagang may nanonood o sumusuporta sa akin sa mga ganitong klaseng sinishare kong video. Yun mga boss, hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod ulit po na i-share kong video, sana andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Ingat po lahat. God bless.